Magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman po si Inday Janelle, ang ambisyosang YouTube vlogger na Inday ng Turkey. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga karaniwang ikinabubuhay ng mga kababayan nating Pilipino sa bansang Turkey na mga illegal na dahil nawalan sila ng residence permit or working visa. Magandang araw sa inyong lahat, sa aking mga kababayan dito sa Turkey at sa mga kababayan natin sa buong mundo. Ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon sa araw na ito ay ano ang karaniwang ikinabubuhay ng mga kababayan nating Pilipino dito sa Turkey na mga illegal. Bakit nga ba ang dami-daming mga kababayan natin dito na na-illegal sa bansang Turkey? Dahil po nawalan sila ng working visa at residence permit. Ano-ano ang kanilang mga pinagkakakitaan upang sila ay mabuhay dito sa Turkey at mayroon silang perang maipadala sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas? Bakit nga ba sila na illegal? Siyempre, nawalan sila ng mga papel. Ang mga dating hawak nila ay mga tourist visa, residence permit, at mga working visa. Yung iba naman po, umaalis sila sa kanilang employer na ang hawak nila ay working permit visa. Tapos, nang malapit nang ma-expire ito or kinancel na ng mga employer nila, nag-a-apply sila ng residence visa. Kumakapit sila or lumalapit sila sa mga agency dito sa Turkey. Ito ay ma-illegal sa bansang ito. Huwag kayong ma-depressed. Huwag kayong malungkot. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Patuloy nyo ang inyong buhay. Magtrabaho kayo kasi marami namang mga illegal dito na nagtatrabaho pa rin. Hanggang ngayon, may iba nga medyo matanda na pero nagtatrabaho pa rin sila. Kung ikaw ay ma-illegal sa bansang ito, medyo mahirap po. Kasi lahat ng corner dito may camera na tutuntun nila kung saan ka. Mas pinipili nilang magtrabaho bilang stay-in job. Ang mga karaniwang trabaho na makikita mo dito ay ang full-time cleaner or household worker or part-time household worker or cleaner. Ganon din po sa full-time and part-time na babysitter. Pag full-time ka, mag-stay-in ka sa amo mo, 6 days a week, 1 day off per week. O yun ang mga trabaho doon. At meron ding mga part-time. Merong per hour lang at meron ding full 1 day ka na magtatrabaho. Ang rating din po, ganon din po yun. Nasa 250 to 350. Kung isang bata lamang po, pag maraming bata, depende na sa pag-uusapan nyo ng inyong amo. Istanbul rate po yun. Dito po sa Antalya, bibihira po yung mga nagpa-part-time na babysitter. Usually dito po na part-time per hour lang, iwo-walk nila yung bata 2 to 3 hours per day. Ang rating po nila doon ay nasa 120 to 180 Turkish lira. Mas pinipili ng ating mga kababayan na magtrabaho bilang part-time. Yung sinatawag nilang pumupunta ka sa bahay ng amo sa umaga, alas 8 ka mag-uumpisa, matatapos ka rin ng alas 8 ng gabi. Ang rating po niyan dito sa Antalya, usually 160 lira or 1,400 pesos. Pero sa Istanbul, ang rating po doon ng mga part-time na household worker is 250 to 300 Turkish lira. Ibig sabihin no, nasa 2,400 to 2,800 Turkish lira per day po yun ha, per day. At ang mga isa pa ang pinagkakakitaan din nila dito, yung mga pagmamasahe. Marami po tayong mga kababayan na meron po silang talent sa pagmamasahe, kaya nagmamasahe po sila dito sa ating mga kababayan. Meron din Turkish locals at meron din mga foreigners at mga kapwa natin na Pilipino. Yung mga kababayan natin po na sinasabi nilang ang kanilang trabaho ay mga nagmamassage. Sa Antalya, hindi po masyado ito common, pero sa Istanbul po, very common na ito sa mga kababayan nating Pilipino. Ang tawag daw dito ng mga Turkish ay mutlu günler or
happy hours naman sa mga kapwa natin? Yun bang nagtatrabaho sila? Yun bang hinahire sila as masahista pagkatapos na magmasahe, alam nyo na ang kanilang sunod na gagawin doon. Ang tinatawag nila doon ay happy hours. Oh! Hindi rin po natin sila masisisisi kasi po dahil nga sa hirap na maghanap ng trabaho dito, yung iba illegal na talaga, kumakapit na sila sa patalim. Kaya pumapatol sila sa maganitong trabaho. Huwag nyo pong i-curse o ikakahiya yung mga trabaho ng ating mga kababayan kasi po no choice po sila, kailangan nilang kumita, maipadala sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas. At ito na pampung mga kababayan nating ito, syempre sa hirap ng buhay, ginagawa na lang lahat para lang kumita. Yun naman pong yung mga, lalo na dyan sa Istanbul, yung mga fixers dyan, kung kahit na magre-rendezvous kayo ng mga kapwa ninyo, huwag nyo naman singilin ng mga $600. Dahil sa totoo lang po, magpa-rendezvous ka or magpa-online appointment, eh wala pong bayad dyan, mag-click ka lang dun sa online. Pero yung ibang mga kababayan natin, umaabuso na, huwag naman po kayong ganyan, magabaan kayo ay... At yung mga iba, nag-agent dito, sinasabing gagawaan nila ng papel yung mga kapwa nila dito, pinapasa sa mga, may mga contact silang police doon sa Gutch Edire. Yun po yung immigration. Ayun, nakakapagawa sila ng mga papel ng iba nating mga kababayan. Meron din po mga ibang kababayan natin dito, nagmamanicure po sila, manicure, pedicure, yun po, nagsistraight ng mga buhok, nagkikeratin ng mga buhok. Yun, isa rin po sa mga pagkakitaan nyo sa kapwa natin. Nagbebenta po sila ng mga tuyo dito, gumagawa po sila ng mga isda na pinapatuyo nila, mga bagoong po na isda nang gagawa po yan sila. Mga sauce, gumagawa yan sila, pinapabenta sa ating mga kababayan. Yung mga iba din po nating mga kababayan ay nagbebenta po sila ng mga cosmetic products, yung mga abon, mga life na yung herbal life, yan, mga damit, nagbebenta sila dito ng mga online na mga damit, nagpapa-order, tapos mga bags, leather shoes, yun din po ang kanilang isa sa mga pinagkakitaan. Meron din dito na pwede kang magtrabaho as work online or work from home. May mga company po dito, local and international, na yung mga kababayan natin, or kasi ako dati nakapagtrabaho din ako ng work online, malaki ang kinikita dito kasi nagre-rate sila ng $5 per hour. Kaya pwede nyo pagtrabahuin, ma-illegal man kayo or may papel kayo, kung wala kayong trabaho or may extra time, pwede kayong magtrabaho as work online. Yung iba naman po ay mga kababayan natin dito, nagbebenta po sila ng mga pagkaing Pilipino, mga kakanin, binibenta po nila yan sa mga kababayan natin na nandito rin. Marami, malaki po ang mga kinikita nila, lalo na yung mga kakanin, mga bilo-bilo, palitaw, mga puto, mga cheese dyan, at mga shoma, yan, mga binibenta po ng ating mga kababayan yan. Ang dami-dami pong bumibili niyan. Yung nangangako na gagawaan ng paraan ng inyong mga papel, yung mga illegal na sabi nila magawaan ka ng paraan para ma-residence permit, yung mga expired na po ang inyong mga visa talaga ng ilang buwan na, ha? Huwag po kayong maniniwala dyan sa iba na magawaan kayo ng paraan, dahil ngayon po sa stricto ngayon nila, uuwi po kayo sa saang bansa man kayo sa Pilipinas, doon po kayo mag-a-apply ng panibago ninyong visa. Unless meron po kayong amo na willing na magpapapapel sa inyo at i-a-apply na kayo dito muna, tapos papauwi kayo sa Pilipinas, i-forward doon sa Turkish Embassy ang inyong mga visa. Sa lahat ng mga nanood ng video ito, maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutan i-subscribe si Inday sa baba para dumami naman ang aking subscriber, para updated din po kayo sa kanyang mga susunod na video. I-click niyo lang yung notification bell. Thank you! Sa lahat ng mga nanood ng video ito, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe para updated po kayo sa susunod nating video. Okay? Thank you so much!